Okay, so ito yung salas pala, ito. So under construction nga siya, no. Ito yung ibang gamit namin. Ayan. So baka dito kami matulog mamaya. Kung hindi kami kakasya sa kwarto. Ay, sa kwarto. Okay, so ito yung dalawang inverter. Day. Ayan, day baka naman. Para sa less solar. Ipasok tayo sa kwarto. Ayan, ito yung kwarto namin. Naka-ready na yung tent. Dito yung mga personal things namin. Ayan, good for 3 to 4 days. Dito yung ibang mga materials na gagamitin bukas. Gayo si engineer. Napakahusay ng tent. Kulay pink. Napakahusay. So mataas dito sa area ni client. Ayan, mataas. Ayan. Featuring LiPo batteries. Ito yung mga railings na gagamitin para sa ating panels. Grabe, ang bigat nito. Ang bigat. Uy, tour ko lang kayo, no? Dito naman yung papunta sa dirty kitchen. Ayan. So, may CCTV na pala sila. Ito. So, newly installed lang pala ito. Mukhang IR camera yung ginamit. And dawa ang kanyang DVR. Ayan. Okay, so dumaan sa kisame yung mga kable para hindi siya kita, no? So ang pasok dito, okay, ang lusot pala nitong dito sa dirty kitchen. Ayan, kwarto ulit ito pala. Ito na yung kwarto namin. Dito kayo matutulog. Pero kung di kami kasha, lalabas kami. Punta kami ng sala. So, yun lang. Update ko. Okay, good morning. Ito yung site natin, yung bahay. Kung saan tayo maglalagay mamaya ng mga solar panels. Ayan, ito yung garahe. So far, may haring araw, kaya makakapagtrabaho tayo, no? Ayan. Pagigising lang namin kasama yung ibang mga trabahador dito sa bahay. Okay, ito yung taan. Pakita ko lang sa inyo kung paano namin inakyat yung mga solar panels. Yung mga batteries, inverters, at yung mga tools and materials na gagamitin namin mamaya. Ay, ito, pababa siya, no? Simentado naman dito. Hanggang dito lang. Ayan. Kung makikita nyo, putik-putik na, no? Kaya hindi namin naiangat yung sasakyan. Ayan. Maputik dito, grabe. Ayan. Ito siya. Yeah. So, kagabi, ito yung mga dinaanan namin. Ayan. Okay lang sana yung mga mabibigat kung hindi ganito yung daan. Diba? Bye-bye pa natin. Paa-paa kami kagabi, no? Paa-paa. Ayan. So, lubog lahat ng paa dito kagabi.
madulas pa. Buti na lang, walang nadulas habang may mga dala-dala kaming solar materials. Ayan, bato-bato pa. Kapag hindi ka kasi magpapa, madudulas ka pag nakatsinyelas ka. Ito yung obstacles na sinasabi ko sa inyo kagabi. O, di ba? Ayun, hanggang dun lang. So, nandoon yung sasakyan kagabi. Hinto dun. Buhat na kami mula dito. Ayan. Ito yung mga nagpahirap sa amin. Ayan. So, magandang experience. Ayan. So, asahan namin na may mga susunod na ganitong experience ulit kasi nga maulan. Ayan. Grabe yung daan. Yeah. Tulas. Ayun. So, sila engineer mukhang magpapainit na ng tubig. Ayan. Ito sila. Ayun yung father ng client. Ayan. Kausap ni Kambal. Anak niya yung may-ari nitong ginagawang bahay. Ayan. Maganda rin dito, puro puno. Ayan, may mga papaya. So, libre yung papaya sa amin. Pwede daw kami kumuha. Thank you kay client. So, halos lahat naman ng mga pwede namin kunin na mga prutas, gulay. Si client naman ang nagsabi. Marami pa daw dun. Yun, may mga saging. May mga bahay-bahay pa pala dyan. May tao dun naglalakad. May bahay-bahay pa dun sa loob. Kabog! Good mornings! So hanggang dito lang muna. Mag-almusal muna tayo. Bye-bye! Okay, good morning. First day of installation. Nandito muna tayo sa inverter. Thank you pala sa SRNE. Thank you sa Pop Freebies. Nandito muna tayo. So, ito yung main, ano nila? Main board or panel board. Tayo magtatap ng electrical wiring. Okay, first thing. Maulan kasi, maulan. Okay, maulan ngayon. Hindi tayo pwedeng pumunta sa bubong. Maulan. Okay, dito muna tayo sa loob. What we do here is go back.
tayo sa bubong. Ayan, dito tayo maglalagay ng railings para sa kakapitan ng mga solar panels. Ito yung bubong. Mak, saya ka na sa ano. Ano ka? Ma, ano lang, Mak, saya lang sa ano, PB White. Okay, time check. 1:49 PM. Katatapos lang naming nagpahinga after mag-lunch. And back to the ball game tayo.
si Kambal nagbabareno na. Dito naman sa likod. Ayan, mounting tayo ng grounding rod. Ayan, si the master is up. Yung grounding rod na yan ay may habang 3 meters. Okay. So, pupunta na rin tayo ng bubong para sa ating wiring connections ng panel papunta sa inverter. Maglalatag na rin tayo ng mga wires doon. Okay, stay tuned. Okay, so nandito ulit tayo sa roof. Dito sa taas. Ayan, so meron tayong tatlong ano dito. PB wire. Okay, ito yung mga magiging connection ng mga panel dito sa taas papunta sa inverter. Ayan, so susukatin natin yung haba papunta sa mga terminal ng mga series connection ng ating panel. Okay, so bakit tatlo? Okay, tatlong string kasi yung mangyayari dito sa panel na meron dito. So ilan ba meron? May 17 panels tayo dito na magiging tatlong string. So pang-apat yung nandun sa baba, ano? Yung nandun sa babang bubong. Okay, pang-apat 'yon. Ihuhuli natin 'yon. Ito muna. Iaabang muna natin, susukatin natin para hindi masayang yung mga kable natin or yung mga PB wire. Ayan. Okay, hintayin ko lang yung kasama ko para mahugot natin ng maayos ito. Ayan. Galing pa kasi ito sa Kisame. Papunta doon sa garahe kung saan nakalagay yung mga ano natin. Mga inverter. Ayan. Ayan, yung isa nasukat na natin, ito, pupunta doon. Ayan, ito naman, yung isa, yung katugtong niya. Ito, ayan, nasukat na natin, hanggang dyan. Okay, so isang string na yan, guys. Okay, susunod yung nandoon, yung apat dito sa taas, plus yung nasa baba. Ayan, yung dalawa. Okay, so pangatlong string, 2, 4, 5. Yan. Yung pangatlo natin is yung 5 pirasong panel. So mga tools na gagamitin natin dito, syempre number 1 is yung digital multi-tester natin. Ano pa ba? Ito, kailangan meron tayong radyo. Yan. Okay, para kung sakaling may kailangan tayo sa baba, tawag lang natin. Long nose pliers. Ayan. Pambalat natin ng mga wire. Okay, ano pa? Ito. Riveter. Kasi babaklasin ulit natin ito. Dito kasi natin dito kasi nakapasok yung wire, no? So temporary nilagyan lang namin ito para hindi pasukin ng tubig. Tsaka itong flexible hose, temporary lang to para hindi masugat. Pero lalagyan na namin to ng tamang conduit. Yan, hindi ito ang ilalagay namin. Baka magtaka lang yung iba, no? Temporary lang. Kasi nagsusukat pa tayo ng wire bago natin lagyan ng conduit. Yung tatlong PB wire na yan. So, cable tie para maayos ang ating kable. Sa silong, walang nakalaylay sa baba. Ano pa ba? Siyempre, yung mga connectors. Ayan. Ito yung mga MC4 connectors natin. Okay, para sa tapping ng bawat connections. So, positive and negative lang naman. So, DC output ang nilalabas ng mga panel. Ayan, DC output. Tsaka naman gagawing AC ni inverter. Ayan. So, i-invert niya yung mga DC supply. Magiging AC or alternating current. Yun yung mga ginagamit natin sa ating mga bahay, no?
Yun yung usually kailangan ng mga appliances natin. AC. Ayan, mapuno dito sa Rizal. Okay, so hindi pa pala Antipolo ito, no? Teresa Rizal pa pala ito. Pero katabi na, magkatabi na. Ayan, mapuno dito. Ayan, napakaganda. I-share ko lang habang wala pa yung kasama ko sa bubida dito. Kasi kailangan nandito siya sa loob para mahila natin ng mabuti yung mga PBY. Okay. So, tapos na tayo mag-wirings dito sa taas. Okay, may mga connections na dito sa 17 panels. Ayan, kung mapapansin nyo yung mga MC4 na yun. Ayan, mga nakalabas. Ayan. So, i-coconnect na lang yan after matapos yung mga connections sa baba. Kasi kung itatap natin yan, magkakaroon na ng supply sa PB. Ano? Yung PB wire na yan papunta sa baba. Hindi muna natin itatap for safety. Hindi pa kasi tapos dun sa inverter. Ayan. Yung mga nakalabas na mga MC4, mga wires. Ayan, nakabang na. Ayan. So, may mga conduit dito para hindi expose yung mga ano natin. Mga wire. Okay. So, ayun. Doon yung ating home run. Ayan, pumasok sa kisame. Okay. Yung white na yan is yung ating ground wire. Okay. Ayan, di pa natin naikabit yung ground wire. So, katatapos lang kasi natin gawa ng mga wirings ito mga panel na nakaseries. Ayan, buti na lang at hindi umulan at hindi masyadong mainit kanina. Nakisama naman ang panahon. Ayan, so, tapping na lang yan pagkatapos dun sa baba. Sunod natin to bukas. Ayan, gawan natin ng ano yan, ng connection. Okay, good morning. Nandito tayo ngayon sa ano, sa kisame, sa bubida. Ayan. So ito yung mga wires natin galing sa bubong. Ito yung mga magbibigay ng supply sa ating inverter from solar panels. Ang gagawin natin dito ngayon is lalagyan natin ito ng PVC. Okay? PVC pipes. Ayan, para ano siya, safe. Meron siyang conduit. Okay? Init. Medyo mainit dito pero buti na lang malakas-lakas itong kasama ko dito. Yeah, quality. Okay? Trabaho na kami. Okay, good morning. So, time check. It's 7:51 in the AM. So, okay na tayo dito sa taas. Tapos na tayo. Tapos na trabaho. Nakamount na lahat. Okay, na-connect na natin ang mga terminals. Ayan. So, nag-produce na to ng DC current papuntang inverter. Ayan. Nakatap na lahat ng mga MC4. Mainit, medyo mainit. Mainit na, alas 8 na. Okay, pababa na si Isaac tsaka si Kambal. So, testing na lang tayo. Tapos na rin yung mga wirings doon sa inverter. Pababa, electrical wirings. I-energize na lang ni engineer para matesting. And then, uwi na kami. So, total of 10 kilowatt. Yung system na nilagay natin dito sa taas, 10,000 watts, 23 panels. Thank you.
Pangkat na kami guys. Uuwi na kami ng Pangasinan. Tapos na kami sa 10 kilowatt project. So, magpapakap na kami lahat. So, tapos na natin i-test yung solar system. Ayan. So, na-endorse na rin sa client ni engineer. Tapos na, dito naman si Big Boss. Okay, ito yung solar setup natin. Ayan. Oh,